Iya. Isa na naman mapagpalang araw sa inyo mga manong-manang. Ngayong araw ay nag-crave ako ng kaldereta. Kaya nagpunta ako agad-agad dito sa palengke ng San Jacinto. Nagikot-ikot para makabili at makahanap ng karne ng kambing. Halos naikot ko na ata itong buong palengke. Subalit wala pa rin ako makita at mahanap ng karne ng kambing. Kaya naman ako ay nakapagpasya na lang na kumuha at bumili ng karne ng baka. Siyang gagamitin natin sa pagluluto ng kalderetang baka ngayon. Pagka-uwi at pagka-uwi ko nga ng bahay, hinugasan ko ng maigi itong mga karne ng bakang nabili ko sa palengke ng San Jacinto. Ito pala'y pinaghalong karne ng baka na buto-buto at saka yung mga laman. Mas masarap kasi ang kaldereta kung mayroon tayong mga nginangatkat na mga buto-buto. Siyempre, pinachop ko na kanina yung mga buto-buto ng mga baka. Subalit, itong mga laman naman ay ako na itong bahala. Naalala ko pala mga manong-manang, sobrang tagal na rin nung nakatikim ako nitong kaldereta na kadalasan atin natitikman sa tuwing mayroong okasyon dito sa amin. Pero ngayong araw naman ay kahit walang okasyon, ipagluluto ko ang aking pamilya ng napakasarap na kaldereta. Ganito pala ang ginagawa ko sa kaldereta bago ko siya iluto. Unang-una ay imamarinate ko ito at ibababad ng bahagya sa kaunting toyo, oyster sauce, at syempre hindi mawawala ang katas ng kalamansi. Oh, may kanya-kanya na naman tayong paraan ayon sa pagluluto natin mga manong-manang. Ang ganitong pagmamarinate ng laman ng baka ay ayon sa aking pagluluto at panglasa. Mas masarap kasi ang karne ng baka kapag ito'y namamarinate dahil sinisisip nito yung iba pang pampalasa para mas maging masarap. Siyempre, hindi makukumpleto ang pagluluto nating kaldereta kung wala itong mga patatas at itong carrots. At hindi rin papahuli dyan itong mga sili. Alam nyo ba mga manong-manang kung saan nagmula ang kaldereta? Ang kaldereta ay hango sa salitang Espanya na kaldera na ang ibig sabihin ay cauldron. Ang cauldron naman sa Tagalog ay ibig sabihin ay kaldero. Ang sabi ko nga kanina, kalimitan na titikman natin ang kaldereta kung mayroong mga okasyon. May okasyon na kung saan lumalabas ang mga kaldero nating malalaki na siyang pinaglulutuan natin ng mga kanya-kanya nating mga putahe. Ganyan naman talaga nakasanayan ng mga natural na Pinoy na kung mayroong mga okasyon, doon lang lumalabas yung mga katangi-tangi nating mga kagamitan na siyang ginagamit din natin para sa ating mga bisita. Sadyang nga talaga napakagiliw nating mga Pinoy sa mga panauhin natin o mga bisita. O diba mga manong-manang, napagdaanan nyo na rin yung mga ganitong mga pagkakataon na kung mayroon tayong panauhin o di kaya naman bisita, okay lang na matulog tayo doon sa labas o di kaya naman dyan sa sala. Pero yung ating bisita ay siyang gumagamit ng ating mga kwarto. Kahit nga walang-wala tayo, gagawa tayo ng paraan para lang mapaunlakan natin ng mabuti yung mga ating mga panauhin. O diba, tama ako? Gaimut latanoy! Bumalik na naman tayo ulit dito sa niluluto nating kaldereta. Halos matapos na rin itong pagluluto natin, papakuluan lang natin ito hanggang sa lumambot yung mga karne ng baka. Pagkalambot at pagkalambot ng mga karne ng baka, tsaka din natin titimplahan itong tomato sauce at ilalagay yung mga pinrito nating gulay kanina. Mas masarap talaga itong kaldereta kung mayroon itong mga green peas. At tsaka din natin ihintayin hanggang sa lumambot itong mga gulay-gulay. Hindi ko alam kung sa ibang mga lugar ay ganito rin yung ginagawa. Ayon kasi sa tinuro sa akin ng tatay ko, mas masarap ang magiging kaldereta natin kung hahaluan natin ito ng sky flakes. Dudurugin lang natin ito hanggang sa ultimo maging pulbo. At tsaka natin isasangkot siya dito sa kaldereta para mas maging malapot at malinamnam itong sabaw. At bilang panghuling sangkap, makukumpleto ang masarap nating kaldereta kapag lalagyan natin ito ng mga keso dito sa ibabaw. O paano ba yan mga manong-manang? Tara at kumain tayo nitong kalderetang baka. Hindi natin kailangan ng okasyon para makatikim ng ganito. Hanggang sa susunod ulit ang mga vlog, sana'y huwag kayong magsawang manood. Gaimut latanoy!